What's up, dribblers at mga ka-shooters? Kamusta po kayo? Ayan, for today's video, magluluto tayo ng hipon. Ayan, hipon na may gata. Ayan yung kakang gata. Okay. Ito naman sitaw. Ayan tayong kalabasa. Siyempre, nandito yung ating luya. Ayan, bawang, sibuyas, siling green. Siyempre, dito, mayroon tayong asin. Ayan mga shooters, lutuin natin itong, hindi ko alam kung anong luto dito. Seriously, what the fuck are you doing? Basta, gagataan ko yung hipon, lalagyan ko na itong sitaw, kalabasa, na yung gata, kaya mga yan. Bahala na kayo kung anong recipe yan. Basta, lulutuin ko yan mga shooters. Tara, samahan nyo akong magluto na itong hipon na may gata, na may sitaw at kalabasa. Tara, pinainit ko na yung kawali. Ayan, pinapainit ko na yung kawali. Para maluto na yung ating ulam. Ayan. May konti pang apoy. Ay, may konti pang tubig. Sorry, aman. Ayan. Mainit na yung kawali. Lagyan natin ng konting mantika. Oops, hindi lang. Ayan. Sunod natin ilagay mga shooters, itong ating luya. Isa muna natin yung luya natin. Kumapit yung lasa dyan, lagyan natin ang luya. Kaya natin maging brown yung luya, saan natin lagay yung bawang at sibuyas. Ngayon, brown na brown na yung luya. Lagyan natin yung bawang. Pinamay ko na ulit. Tapos next nyan, pagsamahin na natin. Para hindi na magtampo. Okay. Lagay na natin yung... wala ko lang apoy. Saway. Tapos lagay na natin itong hipon mga shooters kasi luto na rin naman na yung bawang. Lagay natin yung hipon. And then syempre, lagay na rin natin itong kalabasa. Sigas ko siya yung kalabasa. Basa. Kung nadurog yung kalabasa, mas masarap yung ating malapot nito. Ngayon, lagyan naman natin ng asin. Pinamay ko na rin yung asin, ha? Nalinis yung kamay ko, nagugas ako kahapon. Antayin lang natin maluto yung kalabasa, saan natin ilagay yung sitaw.
Ngayon mga ka-shooters, lagyan natin ng konting kakanggatano. Pero mamaya na natin ibubuhos lahat. Lagyan lang muna natin ng konti para may masabaw lang dun sa ano, maluto lang yung kalabasa. Tapos, itong sitaw, ilalagay na rin natin. Lagyan natin yung sitaw. Nugasan ko na rin ito, yung sitaw. Sinasabon ko pa yan kasi baka naman ah. Sinabon ko muna yan bago ko sinugasan ulit. Wait a minute! Takpan muna natin mga ka-shooters, natin natin maluto, saan natin ilagay yung huli yung kakanggata. Ngayon mga ka-shooters, tinanggalan natin yung takip. Malambot na yung gulay. So ngayon, ilalagay na natin itong ating kakanggata. Ayan. Para maluto na siya. Dumami yung sabaw. Ayan. Antayin na lang natin, 3 to 5 minutes na kulo. Huwag natin tatakpan kapag nilagay natin yung kakanggata para maganda yung pagkakaluto ng kakanggata ng mga shooters. Tapos, okay na yan. Pwede na. Ready na i-serve. Ngayon na mga shooters. No? Luto na yung ating ginataang shrimp with kalabasa and sitaw na maraming siling pansigang. Ayan. Ayan. Pwede nang ihain yan mga shooters. So, pwede ng ulam to ng hanggang 5 tao hanggang 7. Hindi ko na sabihin kung magkano yung nagastos ko dyan. Basta masarap to mga shooters. Subukan yung lutuin to sa inyong mata. Magugustuhan to ng mga anak nyo, ng asawa nyo, ng nanay nyo, ng tito nyo, ng tita nyo, ng kahit sino pa sa bahay nyo. Magugustuhan to. Promise. So yan, hanggang dito na lang ang aking video. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notifications bell button para lagi kang updated sa aking mga video. Maraming salamat sa iyong panonood. Ingat and God bless. Bye-bye.